Magandang araw po sa inyong lahat. Nais kong ipakilala sa inyo sa araw na ito ang santo na si San Felipe Neri. Si San Felipe ay tubong Florence sa Italy kung saan ipinanganak siya noong 1515. Katamtaman ang kakayahan ng pamilya ni San Felipe sapat lamang para sa kanilang mapayapa at maaliwalas na buhay. Isang santong masaya at magiliw si San Felipe Neri. Isa siya sa laging halimbawa ng mga santo na nakangiti o nakatawa, nagbibiro, nakikipaglaro sa mga bata. Para sa kanya, ang tunay na Kristiyano ay hindi malungkot kundi masaya at nagpapasaya sa ibang tao. May pelikula tungkol sa buhay ni San Felipe at dito ko lalong nabigyan ng pagpapahalaga ang diwa ng santong ito na naging kaakit-akit sa mga tao nang dahil sa kanyang kagalakan. Mas madali siyang lapitan ng mga tao dahil siya'y lagi nakangiti at binibigyang halaga niya ang magagandang bahagi ng buhay. Sa Florence, naging ugali ni San Felipe na bisitahin ang simbahan ni San Marcos na hawak ng mga paring Dominikano. Habang nagninegosyo siya, nakasalamuha at nakilala rin niya ang mga paring Benedictine at natutunan ang kanilang espiritualidad. Nagtagpo rin sila ng bantog na si San Ignacio ng Loyola dahil nais niyang maging isang Hesuitang misyonero sa ibang bansa tulad ng mga alagad ni San Ignacio. Nag-aral sa Universidad si San Felipe pero iniwan niya ito dahil nagustuhan niyang maging isang lay volunteer sa Rome lalo na sa mga pilgrims na dumadayo at dumadalaw doon mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Itinatag ni San Felipe ang isang grupo ng mga lay people na mga ngasiwa sa pag-aasikaso ng mga pilgrims o ng mga manlalakbay. Pinayuhan si San Felipe na lalo siya makagagawa ng mas maraming kabutihan kung siya ay magiging pari. Kaya pinasok niya ang buhay pagkapari noong 1551 sa gulang na 36 years old. Nagningning ang talento ni San Felipe sa pagdinig ng kupisal at sa pagbibigay ng mga panayam sa mga tao at nagkaroon siya ng maraming mga tagasunod. Ang mga ito ang naging unang mga kasapi ng kanyang Congregation of the Priests of the Oratory. Ang grupong ito ay naging tagapaglingkod sa mga bata sa lansangan ng Rome na inaruga nila at tinulungan nila sa espiritual at physical na paraan. Naging malapit din sila sa mga may sakit at mahihina. Nakilala ang grupo ni San Felipe dahil sa kanilang kasiyahan. Umaawit, naglalaro, nagbibiruan, habang lumalago sa pagdarasal at paggawa ng kabutihan sa kapwa. Naranasan ng mga tao ang kabanalan ni San Felipe sa maraming nasaksihan na himala na nagawa niya. Sa bisa ng kanyang mga panalangin, gumaling ang mga may sakit at dinidinig ng Diyos ang kahilingan ng mga taong lumalapit sa kanya. Hinangaan din ng marami ang pagiging simple ng buhay ng santong ito at ng kanyang mga kasama. Ilan sa mga naging kaibigan ni San Felipe ay mga santo rin, tulad ni San Ignacio de Loyola, San Carlos Borromeo, San Francisco de Sales at San Camilo de Lelis. Nagtayo sa Rome ng simbahan si San Felipe na ngayon ay tinatawag na Chiesa Nuova o Bagong Simbahan. Ang mga huling taon ng buhay ni San Felipe ay ginugol niya sa pagdinig ng kumpisal ng mga deboto at pagbibigay ng aral tungkol sa pananampalataya. Namatay siya noong 1595, dala ang pagmamahal at paghanga ng mga Romano. Ano ang hamon ng buhay ni San Felipe para sa atin ngayon? Maganda at kailangan na makita ang bunga ng Espiritu Santo sa ating puso sa pamamagitan ng mga ngiti at halakhak na tanda ng isang tunay na buhay Kristiyano. Tulad ni San Felipe, sa araw na ito sikapin natin na magpasaya tayo ng kahit isang tao man lamang. Sana po ay nakatulong ang video na ito upang maunawaan natin at makilala ang buhay ni San Felipe Neri. At tayo ay maanyayahan na lalong palalimin ang pagkakakilalang ito sa pamamagitan ng pagsasaliksik at pagbabasa pa tungkol sa kanyang buhay at halimbawa. Ang hiling ko po, ilike natin ang video, subscribe sa channel at ibahagi sa isang kaibigan. God bless you. Hanggang sa muli.